na ang nakalilipas mula nung itinampok namin dito rin sa Gabi ng Lagim, ang itinuturing na isa sa most haunted places sa Pilipinas, ang Diplomat Hotel sa Baguio City. Sa gabing ito, muli nating balikan ang Diplomat Hotel para tukuyin at harapin ang mga hindi rito matahimik. Mga January, may nag-comment, meron daw something sa likod. May nakita akong anino. Doon talaga ako natatakot. Uy, may sumali! Nung naka-uwi kami sa bahay, tinitingnan namin yung mga videos na napansin namin. Na may nakadungaw. Kinalabutan ako, sobra. Pwede mo kasing isipin talaga na madre talaga. Babalikan ko muli ang isang lugar na pangarap ng halos lahat ng mga paranormal investigator na mapasok. Ito ang Diplomat Hotel. Sino ba sila at anong rason bakit nandun sila? Hopefully, kahit alin doon masagot. Kasi yun yung gusto kong magkaroon ng linaw. Hindi ko pa alam kung kakayanin pa. Karaming... Bigat. Sa tuktok ng isang burol sa Baguio City, nakatindig ang Diplomat Hotel. Parang payapa. Pero para sa ilang mga nakapunta na rito, imbes na makahanap sila rito ng kapayapaan, nabulabog daw sila. Gaya ng grupo ni Naiya. December 3, 2022. Lahat ng pinupuntahan namin lugar, nagtitiktok kami. So dito sa Diplomat, para lang makumpleto is nagtiktok kami. May nag-comment. Parang meron daw something sa likod. Nilagay ko sa slow mo para makita lalo kung ano yung nasa video. And then ayun nga, may nakita akong anino. Buo yung anino. Tapos nawala siya mismo sa may pintuan. Pag tinignan mo kasi siya ng malapitan tapos yung suot niya, pwede mo kasing isipin talaga na madre siya. Dito kami nagti-TikTok. Nandito ako mismo. And then yung shadow namin is pa ganun. Kung may shadow dito, katulad ng kinakas na shadow ko sa wall, may kita mo dapat na may tao dito. Pero dun sa TikTok namin, wala. Pero sa dulo ng TikTok namin, dun sa part dito. Sorry, kinikilabutan ako. O yan po ba, hanggang dito na lang ako. Ayoko na pumunta sa pinto. Sa kalagitnaan ng interview ng aming team kay Iya, laking pagtataka ng lahat nung ang isa naming kasama sa shoot, bigla na lang nawala. At pagbalik nito, meron na siyang daladalang holy water. At talagang kitang-kita ko kanina, black. Na parang lumipad lang siyang pag-anon. Ang turistang si Denny naman, paborito raw talagang pasyalan ng Baguio. Every uwi ng bayaw ko kasi birthday niya, lagi kaming pumupunta ng Baguio. So naisipan namin dito pumasyal. Maaga kaming pumunta dito noon eh. Tinitingnan namin yung mga videos na napansin namin. May nakadungaw. Kinalabutan ako, sobra. Mukhang madre talaga siya.
Alis naman ako. Bakit kami nakaplan, sir? Hindi ko pa alam. Parang may nakatingin. Janus ko. Hindi na tayo babalik dito! Rina! 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 Ano yan? Bakit? Rina! Ano nangyari sa'yo? Bilisan mo! Sumakay ka na! Bilis, Daddy! Lumabas kami dito sa diplomat. Yung bata, biglang nagsuka. Uwi ng kapat... Nainterbius ako. Sige, relax ka lang, sir. Parang pinipigilan ako. Sa paglilibot ng aming team, kasama si Denny, may kakaibang boses din silang narinig. Hindi lang si Denny at si Iya ang naka-video sa parang madre sa Diplomat Hotel. Kung ang iba bibisita lang sa Diplomat Hotel, ganun na kung kabahan, paano pa kaya kung ikaw ang nakaatang na gabi-gabi ritong magbabantay? Ito ang sinumpaang tungkulin ni Alvin. Noong mga panahon na yun ay pandemic po talaga, kailangan ng trabaho. Kaya tinanggap ko na po kahit na medyo natatakot pa. Tao ba dyan? Unang gabi ko yun na duty na magro-robing. Nagtaka ako bakit may tumakbong bata. CCTV kung may mga tao pa sa loob. Wala naman na. Ay, nanginginig po talaga ako. Tsaka pinag-iisipan ko kung ipagpapatuloy ko pa ba yung pagtatrabaho dito. Sa tuwing nagpakikita ko yun, parang nasa loob ako ng freezer. Sobrang malamig po talaga yung pakiramdam. Nung dumaan ang aming team sa kwarto, kung saan daw madalas magpakita sa gwardiya ang babae, may boses na nai-record sa dalawang magkaibang kamera. Thank you.
Wala naman pong nagsalita na kahit na sino that time. Kinabukasan, inikutan ko ang building. Inarinig po akong parang nagkakantahan. Parang worship song lang sa simbahan. Ang sinasabing boses ng kumakanta na i-record din nila sa kwarto kung saan daw ito unang narinig ni Alvin. Pakinggang mabuti. Ano yan? Ano nangyari ito? Sigurado po ako na walang kumakanta or nag-hum sa team kasi rolling. Sino ko kayo? Halika. Sama ka. Saan mo? Sa loob. Ay, hindi ho. Kakagaling ko lang doon. Away mo kayo dito. Pumasok sa guardhouse yung lalaki ng malaking tao, talaga na mahaba yung kasuotan niya. Inaaya niya daw akong sumama sa kanya dito sa building. Nung hindi daw ako papayag, bigla niya na lang daw akong sinasakal ng mahigit. Nung pakiramdam ko parang mamamatay na daw ako, bigla akong nalingat. Nung naikwento ko sa mga kasama ko, hindi lang pala ako yung nabangungot doon. Pareho din na kwento, ganun din sila. Ano ba talagang meron sa Diplomat Hotel? Bago masagot yan, balikan muna natin ang madilim nitong kasaysayan. Taong 1913, sinimula ng construction ng Dominican Hill Retreat House. Nagsilbi itong bahay bakasyonan ng mga pare at madreng Dominican. Nung bata pa kami, nakatira dito ang mga pare. Ang mga itsura nila parang mga monks. May mga madre din pumupunta. Pero noong World War II, ang bahay bakasyonan sinalakay at ginawang kuta ng mga Hapon. Ang nakapangingilabot dito. Ang mga nakatira rito noong pare at madre, pinahirapan daw. Pinugutan ng ulo. Pinatay. When the Dominicans came back, they had to dug up place para malinis nila and then ma-restore nila. They dug up bones of the nuns, the priests, military men. Iba is skulls lang. Taong 1972, ni-restore ang gusali at tinawag na itong Diplomat Hotel. Ang trabaho ko dito nung araw sa gift shop, nung unang pasok ko rito, ang ganda. Sa dinami-rami ng mga silid sa Diplomat Hotel, may isa raw na bawal pasukin ng mga empleyado. Ang kwarto ng dating namahala rito, hindi lang negosyante, kundi kilala ring psychic surgeon. May kakayahan di umano itong mag-opera gamit lang ang kanyang mga kamay. 1970s, sumikat ang mga psychic surgeons. Hindi lamang mga Pilipino yung pumupunta, pati na rin mga tao sa iba't ibang bansa. May mga hindi gumaling ang nagsampa ng patong-patong na kaso laban sa kanya. Inatake siya at namatay sa napakabatang edad na 42. Mula noon, naging abandonado na ang Diplomat Hotel. Ang pangangalaga sa gusali, inilipat sa City Environment and Parks Management Office ng Baguio City Hall. Para tangkaing mabigyang linaw kung bakit hanggang ngayon marami pa rin nanggagambala sa istrukturang ito. May nakatakdang mag-solo check-in sa Diplomat Hotel. Kapag ikaw ay pumasok sa mundo ng paranormal, pag hindi mo napasok ang Diplomat Hotel, parang may kulang. Pero si Ed. Ah, sakit ah. Tila hindi raw welcome. Parang nagulat. Bigat. May humihinga. Narinig niya.
Sunod niyang pinuntahan ang fountain kung saan daw nahukay ang sinasabing mga kalansay. Ano pong pangalan niya? Sister? Habang sinusubukan niya na makipag-usap sa kung sino o anumang nasa paligid, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kuha sa kamera. Biglang pumalya. Ano po ang pangalan niya? May gusto po ba kayong sabihin? Ay po, sir. Sino ka? Hindi ikaw ang gusto kong makausap. Sino ka? Sagutin mo ako. Kasi hindi tao yun. More or less parang demonic entities eh. Sabi niyong madre kanina, yung balon na kung saan kami pinatay, doon sila sinasabit sa puno at saka sinasaksak. Ito yung puno. Ito yung balon. Ah, sakit. Sister, huwag kang matakot. Gusto kitang makausap. Sino ang kinatatakutan niyo? Nandyan. Sino ka na nagkulong sa kanila? Nakita ko yung mga alaga mo. Kaya kilala kita. The problem is, siya yung klase ng demons na hindi mo pwedeng i-announce yung pangalan. Baka maraming makakarinig, banggitin nila yung pangalan, so maraming pwedeng maapektuhan. Sa patuloy na pag-iikot ni Ed sa Diplomat Hotel, may iba pa siyang mga nakita. Batang babae, bakit hinahanap mo ang nanay mo? Hanggang sa nai-record nila ang isang tugon. Anong it's hell? Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Anong it's hell? Tinungo rin ni Ed ang sinasabing dating kwarto. Dito isinagawa ng dating namamahala ng gusali ang panggagamot. Bagay na hindi alam ni Ed. Parang ang hirap tumuloy. Saan? Nasaan siya? Dito ba? Diyan ba ginamot? Diyan kayo nagagamutan? Diyan yung mga namatay? Carming. Layo niyo ako muna dito. Doon sa kuwarto na yun, doon yung mga tinagamot na namatay. Yan, sa room na yan. Parang biniyak yun, Tian. Tapos namatay. Narinig mo sabi, Tian. Hindi kaya nang dire-diretso. Nga sumisigaw pa rin hanggang ngayon. Parang boses ng mga babae. Sa lahat ng mga na-investigate ko with KM, iba yung pakiramdam dito. Hindi ko pa alam kung kakayanin pa. Matapos ang unang gabi ng paranormal investigation, si Ed nahirapan daw makatulog. Every time na pipikit ako, nakikita ko yung loob ng diplomat. Kinuha mo sila. Tapos sabi niya, kapag bumalik ka dito, ako naman ang kukuha. Dapat yan ay conjuration na and then deliverance. Alis muna ako dito sa area. Pagka okay na yung pakiramdam ko talaga, saka ako babalik. Sa layuning matulungan ang mga kaluluwang hindi matahimik, si Ed muling bumalik sa Diplomat Hotel. Sa pagkakataong ito, kasama na ang isang deliverance minister. Pagka pupunta po kami doon, i-anoint yung place. Kung pwede, hindi na manggagambala. Pinaalis niya ako, hindi sabi niya, umalis ka,
Pagbalik mo, ako naman ang kukuha. Ang kalaban ay hindi tao. Jesus. Blood of Jesus. From this time on, in the name of Jesus. Narinig niya? Pastor, dito po. Ah, okay. Kasi gamit ko to, may nagsalita ng bigan. Right here, right now, I flee the blood of Jesus. Nandito sila. Kasi sense natin eh. Dito nandito po. Sentro ng power. Dito po. Pinakikita sa akin nung nakaraan. Yeah. May mga parang may tinatapon dito na tao. Oh. Isang nakita ko sin dito. Yung bakal, alam parang sinadyasang ilitaw, pero inverted yung cross. This one. Oh, yeah. You flee the blood of Jesus. Let your presence, Holy Spirit, come right now. Maraming iba na basta na lang papasok sa isang lugar nang wala silang prior knowledge, akala mo lang walang epekto sa iyo, pero pag nakauwi ka na sa bahay, meron na palang mangyayari sa lugar. Hindi imposible na yung mga nakita sa Diplomat Hotel ay supernatural phenomena. Parang hindi siya tao, parang hindi siya sadya. It could be anything. Sa ngayon, ang Dominican Hill and Heritage Park ay nakasara sa publiko. Ongoing din po yung study na ginagawa natin para sa ganun ay ma-rehabilitate. Kailangan na sa conservation ng building na ito ay mabigyan ng bagong pagkakakilanlan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.